Life can be so tiring. Life can be so exhausting. Kumisan, kung pwede lang na ang buhay ay parang isang kotse o bus, sabi niya, teka muna, parahin to, bababa muna ako. Kasi sobrang mabilis, sobrang hindi ko na kaya, sobrang dami nangyayari. Pero hindi naman ganun ang buhay, hindi pwedeng bumaba. Pero pwede magpahinga. Ang atin pong pag-aaral, and I pray that this will be God's way to heal our wounds and to strengthen us. Let God give you rest. Let God give you rest. Heavenly Father, we pray for a message that comes from you alone. Wala kaming nais din din, Lord, kundi kayo. Mangusap po kayo sa amin. Pakita nyo sa amin ang inyong liwanag, ang inyong mukha. Hanguin nyo kami sa aming mga kahirapan, hirap ng katawan, hirap ng loob. At inihiling namin, Panginoon, na kayo ang magbigay ng kapahingahan sa bawat isang ngayon ay napapagod. Ngayon ay nangangailangan ng pagpapahinga sa iba't ibang uri ng mga nakakapagod na mga bagay. Maging ito man ay sa aming katawan, sa aming emosyon, sa aming espiritu, sa aming isip. Give us that rest, O God. And I pray that your people, especially those who really need rest, may find rest in you right now and in the many days to come. We rebuke you, evil one, and we do not accept anything coming from you, spirit of confusion. And we ask you, Holy Spirit of God, descend on your people, lead us unto greater godliness, unto peace, unto inner calm. At inihiling namin, Panginoon, kayo po matanghal, kayo mangusap. Wala kaming nais ibang dinggin. Gamitin niyo po ang inyong lingkod as your footstool. May we lift you up, O God, and may you, as you are lifted up, draw men and women unto you. Be our speaker, Father. We commit this message to you that you will not only fill our hearts, but you will also give us guidance. In Jesus' name, we pray with confidence. Let God give you rest. Kung kayo po ay may mga kapaguran, ang mensahe ito ng Diyos para sa inyo. Ganun tayo kamahal ng Diyos. Whenever the people of God gather, one of the most exciting things that I find in a worship celebration like this is, ano kaya ang mensahe ng Diyos para sa atin? Ano kaya ang nais niyang marinig natin? That God will enable us, help us, protect us, so we can come together, we can be here to hear His word, dahil meron siyang magandang balak. Ano kaya yon? Now, God likes us to enjoy rest. So Isaiah 40 verse 1, comfort, comfort my people, says your God. At ano po ang mga dapat nating pagpahingahan? What are we to rest from? Rest from what? Is what we might ask. Number one, we can rest from work and from toil. Genesis 3:17, to Adam he said, because you listened to your wife and ate from the tree about which I commanded you, you must not eat of it. Cursed is the ground because of you. Through painful toil, you will eat of it all the days of your life. At sa Ecclesiastes 2:22, what does a man get from all the toil and anxious striving with which he labors under the sun? Ang dami-dami po mga verses sa scripture na lagi nagsasabi sa atin, ano nga ba ang katuturan ng lahat ng pagpapagod na ito? At pagod na pagod ang lahat ng tao. Pagod na pagod sa paghahanap buhay, hindi pa rin makita ang hinahanap. At kung nakita na yung hinahanap, may ibang hindi na naman makita. Hanapan na naman, walang katapusan. Meron naman hanap ng hanap, pagkatapos mamamatay bigla, iba ang makikinabang ng lahat ng kanyang inipon. What does a man get from all the toil and anxious striving with which he labors under the sun? We need rest from our toil, from our work. Kailangan tayo makapagpahinga mula sa ating mga paghihirap at pagtatrabaho. Ano pa? We have to rest from rest. Siguro naman hindi lahat tayo, pero mga tao, sobrang magpahinga na kailangang magpahinga ka naman sa kapapahinga. In other words, tigilan mo na yung kapapahinga. Kasi kung nagpapahinga mula sa trabaho, tigilan mo naman yung trabaho. Meron namang tigilan mo na ang pahinga dahil sobrang pahinga na yan. At alam nyo yung sobrang pahinga, nakakapagod. Yung sobra na sa tulog, nagtataka pa, hindi ako makatulog. Eh, sobra na kasi. Yung sobrang nagpapahinga, kung ano-anong dumadapo sa isipan, mga alalahanin, mga kung ano-ano, kasi sobrang pahinga. Sabi sa 2 Thessalonians 3:6-8,
In the name of the Lord Jesus Christ, we command you, brothers, to keep away from every brother who is idle and does not live according to the teaching you have received from us. For you yourselves know how you ought to follow our example. We were not idle when we were with you, nor did we eat anyone's food without paying for it. On the contrary, we worked night and day, laboring and toiling so that we would not be a burden to any of you. Isa sa mga napakaraming katuroan laban sa katamaran, nakakapagod ang sobrang pahinga. Ang mga taong walang ginagawa, walang trabaho, walang hanap buhay, siguradong merong ginagawang mali, merong gagawing mali o malapit ng gumawa ng mali. Because when the devil sees you idle, he puts you to work. An idle mind is the devil's workshop. Idle hands are the devil's tools. Kaya maraming pagkakamali, pagkakasala, yang hindi busy. Ano ba po? Rest from what? We should rest from vexations. Dapat tayong magpahinga mula sa mga nakakagulo, nakakaligalig, from distress and annoyance. Maraming mga pampagulo sa ating buhay, nakaka-annoy. Proverbs 19:13, a foolish son is his father's ruin, and a quarrelsome wife is like a constant dripping. Di ba kumisan, may tumutulo, naririnig nyo lang, tumatama sa tiles, tumutulo sa banyo, tumatama sa lata. Hindi kayo makatulog, nakakainis kasi tulo siya ng tulo. So kailangan patayin nyo yun, isara yung gripo, everything. A quarrelsome wife daw is like a constant dripping. And a foolish son. At kung pwede na natin idagdag, a foolish son and daughter, a quarrelsome wife or husband or relative. At ano pa po ang sabi ng Ephesians 6:4, fathers, do not exasperate your children. Instead, bring them up in the training and instruction of the Lord. So what else is a great annoyance? Exasperating fathers or mothers or fathers-in-law or mothers-in-law or anybody. Marami pong mga tao, vexations to the spirit. Tahimik ang inyong isipan pag dumating sila at kinausap kayo, mamaya naliligalig na kayo. Payapa ang inyong loob, mamaya may ibubulong lang sila sa inyo, kayo'y naguguluhan na. Kontento kayo sa buhay, darating sila, tatawagan kayo, ite-text kayo, ifa-fax, gagawa ng paraan to communicate. Ang bunga, nagugulo ang ating isipan, nawawala ang ating ligaya, nawawala yung ating peace, kasi sila'y exasperations and vexations. Annoyance can be caused by too much talk, too much attention to too much details, too much regulation, too much presence, too much negativism, too much anything, nakaka-annoy. Yung mga taong sobrang burara at yung sobra din namang malinis, pareho lang nakaka-annoy yan. You know, a home must be clean enough to be healthy, but dirty enough to be happy. Pag sobrang namang malinis, burden na sa lahat ng mabuhay. Kaya ang ginang ng tahanan, sobrang maayos at malinis, ang lahat ng tao gustong umalis. Ganon din naman, pag sobrang marumi ang bahay, wala nang gustong pumasok. Kahit anong sobra, mga kapatid, vexations. When you pay too much attention to every detail, you become a great nuisance and an annoyance. And people are vexed when you come into their lives. Ang payapa gumugulo. Yung walang problema, nagkakaproblema. Nothing is, trivial things are problematized. Little things become big. These are people and situations that we also need to rest from. What else do we need to rest from? Rest from fears and worries and cares. Marami tayong masyadong alalahanin. Ano kaya ang dollar exchange rate bukas? Ano kaya ang stock market next week? Ano kaya ang halaga ng galunggong sa susunod na presidente? Etc., etc. Matthew 13:22, the one who received the seed that fell among the thorns is the man who hears the word, but the worries of this life and the deceitfulness of wealth choke it, making it unfruitful. Matthew 6:27, who of you by worrying can add a single hour to his life? Marami tayong masyadong alalahanin. Iniisip natin ang napakaraming bagay na kahit naman isipin natin ang isipin, hindi natin kaya lutasin. Mabuti sana kung bawat pag-iisip natin ay translates into a solution, pero may mga bagay na hindi kailangang dalhin dahil hindi kaya. What else do we need rest from? We need to rest from pressures. Sobrang pressure. Sobrang demands. Pressures to produce, to keep up, to conform, to achieve. Marami mga magulang, sobrang pressure na ibigay sa anak para laging maging valedictorian.
Siyempre, merong salutatorian, merong first honorable mention, at merong dishonorable mention. Hindi naman lahat pwedeng first honor. But you can always do your best. But your best should be enough. Tama na yun. But don't stand taller than what you really are. Mahirap yung mga tao who live beyond their means. They are trying to keep up. Mga tao na hindi naman nila kaya, sinasabing kaya nila, nahihirapan sila to produce pressures. What else do we need rest from? We need rest from our enemies. Psalm 31:13, for I hear the slander of many. There is terror on every side. They conspire against me and plot to take my life. Kung bisa nakaka-relate tayo dito sa sumulat ng Psalm, because people talk about us negatively, they invent lies about us, and there's terror on every side. People conspire against us, pinag-uusapan tayo, pinaplanuhan kung paano tayo sisirain. That is what is happening. So from our enemies can come the threat of murder, of evil, and malicious plots. We need rest from them. And what else do we need rest from? A lot. But for today's purposes, let me deal with the last one. That is, we need rest from sin and from sinfulness. Psalm 51 verse 3. For I know my transgressions and my sin is always before me. So what do we need rest from when it comes to sin and sinfulness? Guilt and the fruit or fruits of sin. Kailangan tayong makapagpahinga mula sa mga pressure, mula sa ating mga kalaban, at mula sa kasalanan, mula sa guilt, sa konsyensya, at mula sa mga bunga ng kasalanan. Let's go to the heart of the matter. How to let God give you rest? Ano bang papel ng Diyos sa ating pagpapahinga? Paano natin mapapayagan, mapakikilos, at mapabayaan ang Diyos na kumilos para tayo magkapahinga? From work and toil, number one, we should observe the Sabbath. Technically, from technical rest, kailangan natin to observe the Sabbath. Isa yan sa Ten Commandments. Exodus 20, verses 8 to 11, remember the Sabbath day and keep it holy. 6 days you shall labor and do all your work, but the seventh day is a Sabbath to the Lord your God. On it you shall not do any work, neither you, nor your son or daughter, nor your manservant or maidservant, nor your animals, nor the alien within your gates. For in 6 days the Lord made the heavens and the earth, the sea, and all that is in them. But he rested on the seventh day. Therefore the Lord blessed the Sabbath. Mga kapatid, have your Sabbath. Kailangan meron tayong rest. Utos siya ng Diyos. Hindi yan luxury. It is a need. God who designed our bodies, God who designed our spirit, our hearts, knows that we need our Sabbath. Kailangan magpahinga. But do not exaggerate it like the Jews. Do not turn Sabbath observance into hard work, to the point that it becomes work just to be able to rest. Yan ang ginawa ng mga Hudyo eh. Sinobrahan nilang observance to the point ang hirap na, naging pahirap sa kanila yung pagsasabat. Dahil kahit nalulunod ka na, hindi ka sasagipin. Dahil sabat. Naging masyadong legalista sila. And then what else do we do? How can we let God give us rest from too much rest? Number two, work when it's time to work. Alam niyo po ba na ang pagtatrabaho ay isang uri ng pahinga? Na kumisan, gusto mo mag-drive, nag-enjoy ka mag-drive, lalo maganda yung scenery, maganda yung kalsada, hindi ka naman napapagod. Actually, nare-rest ka nga. May mga taong enjoy na enjoy maglaba. Huwag lang masyadong marami. Pag naglalaba sila, nag-enjoy sila. May mga taong nag-enjoy mamalansya. Yung mga wood carvers, mga painters, mga gumagawa ng mga dried flowers, nagbe-bake, kung ano-ano, actually, pag nagtatrabaho sila, napapahinga sila. Kaya, ang pagtatrabaho, isang uri ng pahinga. Kaya yung mga kabaliktaran na sobrang pahinga, para kayo mapahinga, kailangan kayong magtrabaho. Ecclesiastes 3:2, there is a time to plant. Lahat ng bagay sa mundo, lahat ng gawain, mayroong correct timing. Observe God-appointed schedules. When is the time to work? Kailan ba talaga ang tamang oras ang pagtatrabaho? Sabi sa Bible, when it is still day. John 9:4, as long as it is day, we must do the work of Him who sent me. Night is coming when no one can work. The context obviously points to a different spiritual application.
But the essence is applicable to what we are talking about now. Kailangan habang araw, habang may liwanag, habang may araw na sumisikat, magtrabaho dahil dumadating daw ang gabi na wala nang pwede magtrabaho. Of course, this is in the context of ancient times na wala pang kuryente, na pag dumilim na, lumubog na ang araw, madilim na talaga. But the meaning is the same. Kailangan ang tao, when there's a chance, when there's time, when there's strength, magtrabaho na. A man must break his back to earn his days of pleasure. But don't break it too much that you die and then you don't enjoy your day of pleasure anymore. Kaya kailangan po pagtatrabaho sa tamang lugar. Habang tayo'y malakas, habang meron tayong kakayahan, magtrabaho na. Ecclesiastes 3:22. So I saw that there is nothing better for a man than to enjoy his work, because that is his lot. For who can bring him to see what will happen after him? So, while you work, brothers and sisters, enjoy your work. Sabi ni Solomon, that is his lot. Yan ang toka mo sa buhay, yan ang papel mo sa mundo. Kung hindi mo naman kayang palitan, enjoyin mo siya. Walang kakwenta-kwenta yung taong nagtatrabaho na walang ginawa kundi bantayan ang oras kung kailan ang uwian. Walang ginawa kundi magreklamo sa kanyang ginagawa. Wala naman kayong choice, ginagawa nyo yon, edi enjoyin nyo na. Kung may choice kayo na baguhin, edi baguhin. Pero moments sometimes offer us no other alternatives. Then, you might as well set your hearts to enjoying your work. And not only that, to enjoy the fruit of your work. Don't work too hard that you no longer have time to enjoy the fruit of your work. Hindi pwedeng tanim kayo ng tanim na katatanim nyo, wala na kayong oras sa kainin yung mga bunga ng mga namumunga na dahil hindi kayo tumitigil ng katatanim. Kailangan may oras ng pagtigil to enjoy. How can we rest from vexations? What does God teach us? What does the Bible teach us? Keep away from annoying people and keep away from annoying situations. Lumayo sa mga nakagugulong mga tao at nakagugulong mga pangyayari. Physically, really be distant. Sabi sa Proverbs 20:19, a gossip betrays a confidence, so avoid a man who talks too much. Or a woman. So ilayuan nyo yung sobrang mga madadaldal. Magugulo ang kaluluwa nyo. Bible lang may sabi. Proverbs 21:9, better to live in the corner of a roof than share a house with a quarrelsome wife. Mabuti pa daw, tumira na lang sa bubong kesa kasama sa kwarto ang isang asawang walang ginawa kundi makipag-away. At baligtarin natin, a quarrelsome husband also. May ganun din. Sa Israel kasi, pwede pong tumira sa bubong. Hindi katulad ng mga bubong ng ating bahay, kubo na ang tatarik. Hindi kayo pwedeng tumira. Liba na lang kayo paniki. Pero sa kanila kasi, yung mga bubong nila ay flat. So, pwede kang tumira doon, maglagay kang konting habong, doon ka na nakatira, pwede na rin. Sabi, mabuti pa doon ha, kaysa nandun ka sa baba na komportable, tapos ang kasama, pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-ta-ta-ta-ta-ta-ta. Sinabi sa Proverbs, di po ba? Physically, we can be distant. Mga husband, huwag niyo namang iwan agad ang mga asawa ninyo. Pausapin niyo muna, baka magbago pa. Ang mga tao naman, lalo nagsasubmit kay Lord, nagbabago, nag-i-improve. So, quarrelsome people, we should avoid them. Pag may kaibigan kayo, kakilalang lagi nalang nakikipag-away, kung hindi siya magbabago, iwasan nyo. If your companions will not change, you should change your companions. Dahil nadadamay ang inyong matiwasay na buhay sa gulo nila. How else do we keep away from annoying people and situations? Not only physically, but also spiritually. Be distant in your heart. Ilayo ang loob. Have God as your wall, your moat, your hiding place. Sabi ng Psalm 32:7, you are my hiding place. You will protect me from trouble and surround me with songs of deliverance. Dalawang bagay po, dalawang paraan para ang Panginoon maging hiding place. Taguan natin, sa Kanya tayo nagtatago. Number one, that the Lord may really give you a physical hideaway. Na talagang si Lord, binibigyan kayo ng lugar where you can retreat, where you can be alone, where you can be by yourself or just with God. Pero mahirap yon, hindi laging ganon. Kasi kahit saan kayo pumunta naman, may tao. But there is another time and space where God can be your hiding place, and that is inside your heart. Ang mga taong makadiyos, ang mga taong malapit sa Diyos,
merong lugar at panahon sa loob ng kanilang puso na pwede silang mapag-isa, kasama lang ang Diyos kahit maraming tao sa paligid. People who are spiritual can be alone though in a crowd, and you can detach yourself spiritually from the vexations around you. Napakahalaga na si Lord yung ating hiding place. Na yung kung gulo-gulo ng bahay ninyo, maraming member kayo na talagang lagi nag-aaway, yung bang yuyukulang kayo sa isang tabit mananalangin, and all of a sudden, para bang naligid na kayo ng isang pader, naihiwalay kayo, nadala kayo sa isang hardin, nailayo, at ang natitinig nyo mga awit, songs of deliverance, because there is that space in a person's heart. Yung space na yon ang hindi pwedeng kunin o agawin. Kaya merong mga tao na naglilingkod sa Diyos na lalagay sa mga bilangguan ang hirap ng sitwasyon, but all they have to do is close their eyes and go to that hiding place which the Lord provides. Hindi nyo na kailangan ng ticket ng aeroplano o bus, hindi nyo kailangan magbiyahe o magbayad. It is available to all. Sabi ng Psalm 32:7, "You are my hiding place." Kaya mga anak ng Diyos na malapit sa Kanya, maaari tayong magkaroon ng kapayapaan sa kabila ng ingay at gulo sa ating kapaligiran. Maaari tayong magkaroon ng security, though there's a lot of insecurity around us. We can have that sense of well-being, although every prophet of doom tells you otherwise, na pwedeng nalirigit tayo ng mga taong nakakainis, ang gugulo, pero meron tayong tining ng loob at kapayapaan sapagkat meron tayong lugar na pinupuntahan na pwede tayong mapag-isa kasama ang Diyos. And that is inside our hearts. One of the greatest gifts that God can give. You are my hiding place. You will protect me from trouble and surround me with songs of deliverance. Hindi laging physical yon. More often than not, it is a spiritual state of a person. How else can we let God give us rest from fears and worries and cares? Seek the Lord. Para po tayo makapagpahinga mula sa mga alalahanin, mga pangamba, mga kinakatakutan. Paano kaya ako bukas? Paano kaya ako pagtanda ko? Paano pag nagkasakit ako? Paano pag wala akong pera? Paano pag this at paano pag that? Ang sabi, hanapin ang Panginoon. Psalm 34:4, "I sought the Lord and He answered me. He delivered me from all my fears." Ang kapayapaan ng loob ay hindi po inaasa kung ano ang nasa paligid natin. Yan ay nakaasa kung ano ang nasa loob ng ating puso. And if the Lord is in our hearts, we can be delivered from all our fears. Security is not the absence of danger. It is the presence of God. Secure tayo hindi dahil walang panganib, walang banta, hindi yon. Secure tayo dahil ang Diyos ay nasa ating puso. Sa Matthew 6:25-33, "Therefore I tell you, do not worry about your life, what you will eat or drink, or about your body, what you will wear. Is not life more than important than food, and the body more important than clothes? Look at the birds of the air. They do not sow or reap or store away in barns, and yet your heavenly Father feeds them. Are you not much more valuable than they? Who of you, by worrying, can add a single hour to his life? And why do you worry about clothes? See how the lilies of the field grow. They do not labor or spin. Yet I tell you that not even Solomon in all his splendor was dressed like one of these. If that is how God clothes the grass of the field, which is here today and tomorrow is thrown into the fire, will He not much more clothe you, O you of little faith? So do not worry, saying, 'What shall we eat, or what shall we drink, or what shall we wear?' For the pagans run after all these things, and your heavenly Father knows that you need them. But seek first His kingdom and His righteousness, and all these things will be given to you as well." Napakagandang sauluhin ito. Matthew 6:25-33. Ano po dito ang sinasabi na paraan upang tayo magkaroon ng kapahingahan? Umasa sa Panginoon. Magtiwala sa Diyos. Yung umaasa sa sarili, talaga may insecure. Kahit kayo malakas kumita, kung bukas bigla kayo na-paralyze, baka maiba yan. Kung inaasahan nating security natin ay yung gate o yung pader o yung alarm, kung nag-brown out at walang alarm, kung may hagdan yung magnanakaw at inakyat ang pader,
hindi ka na naman secure. Kung ang security natin ay savings natin, biglang nagkaroon ng inflation, nagkaroon bigla ng collapse ng banking system, wala nga kang gagawin. Kundi mag-alala ng mag-alala ng mag-alala. Ibinigay sa Biblia ang paraan para tayo makapagpahinga sa alalahanin. Magtiwala sa Diyos. Hindi ibig sabihin na magiging kang Juan Tamad na inaantay mong lumaglag yung bayabas. Magtrabaho ka, do your best, and then stop, and let God take care of the rest. Do not worry about tomorrow. Tomorrow will take care of itself. Let the day's own trouble be sufficient for the day. You know why many people are depleted of strength? Bakit walang lakas? Bakit walang sigla? Paano yung lakas na para sa mga gagawin bukas, inuubos na para sa ginagawa ngayon? At yung lakas ng mga isang taon na kailangan, inuubos para sa pag-aalala para bukas. At hindi lang yon, yung lakas na kailangan para sa gawain ngayon, ginagamit para sa pag-aalala para sa darating pa, bukas pa. Sabi sa Bible, let the day's own trouble be sufficient for the day. Because tomorrow's trouble will have tomorrow's graces. Kayo man, at yung pagkain para bukas, kinain nyo na ngayon, magkakasakit kayo. Napaka-importante na yung pangbukas, bukas. At ganun din yung grasya ng Diyos. Laging sapat ang grasya niya para ngayon. Pero pag yung grasya niya ngayon, inisip niyo kung paano i-allocate para sa pangangailangan bukas, o next week, o next month, kulang talaga. Kasi yung grasya ngayon, pangayon lang yun eh. Yung bukas, nandun uli ang Diyos, magbibigay uli siya ng bagong grasya. Kaya sabi sa Lord's Prayer, give us this day our daily bread. Hindi pwedeng weekly o monthly. Yung bukas, merong sariling mga provisions from God dahil nandun pa rin ang Diyos bukas. Harapin natin yung problema ngayon. Magplano rin tayo para bukas, but not worry. Maghanda tayo sa kaya natin, but do not be given to worry. How can we rest from pressures? Pressure, kailangan ganito ka, kailangan ganun ka, kailangan maging ganito ka, etc., etc. Live by God's standards. Sukatin natin ang ating sarili at mabuhay tayo ayon sa panukat ng Diyos. Romans 12:2, do not conform any longer to the pattern of this world, but be transformed by the renewing of your mind. Then, you will be able to test and approve what God's will is, His good, pleasing, and perfect will. Huwag na tayong makipagkonte sa ating mga kapitbahay, sa ating kapatid, sa ating pinsan. Let's just be our best. Kung yun na, yun na. Tanggapin na natin yun. Pero huwag naman tanggapin nyo agad nang wala pa tayong effort. Do your best, tapos yun na. Live by God's standards. Huwag natin sukatin ang success by the standards of the world. Sinusukat ka. Grabing manukat kasi ang mundo. Alam nyo ba, pagka nakinig kayo sa panukat ng mundo, magpapakamatay kayo. Kasi lahat ng tao, babae, dapat ang sukat 36, 24, 36. Eh, paano kung 50, 50, 50? Ang gagawin nyo sa buhay nyo? Kaya yung iba namamatay sa kakumisa sa sobrang pagjejeta, may namamatay sa operating table kasi ipinapa-vacuum cleaner ang mga taba nila, kung ano-ano. Eh, paano? Sinusukat nila ang sarili by the standards of the world. Paano naman ang mundo ay napakalakas magbiro at napakasakit magbiro? Lahat ng mga advertisement ng mga slimming, mga salon, etc., etc., yung mga modelo, hindi kailangan mag-slim. Kaya ikaw ngayon, laging you feel miserable, bakit hindi ka nila kamuka? Hindi sila totoo. Drawing lang sila. Konti lang ang totoo nun. Pagka ginaya nyo yun, mamamatay kayo. Accept the way that the Lord accepts you. Well, let's be the best versions of ourselves, pero kung hanggang doon na talaga, ganun ang bone structure nyo, yun na yun. Kung hanggang doon lang yung inyong IQ, o yung EQ at lahat-lahat ng mga Q, huwag niyong pilitin na magdunong-dunungan. Huwag natin pilitin ating mga anak. Yung iba sa kaiinom ng mga pampatangkad. Eh bay, kung gano'n ba yung height mo, ano pang magagawa mo dyan? Yung iba kaiinom ang humahaba mukha. O kaya isang palang ang humaba, o yung... Ang dami talaga nagkatabi-tabingi. Kasi meron talagang naiinom ng mga pampahaba yata ng cells, pero wala namang garantiya na proportionate nga ang magiging haba mo eh. So, lalo lang tuloy napapasama. May mga bagay na tinatanggap lang para tayo maging tahimik. May mga bagay na binabago. At sabi nga, let's ask God for the wisdom to know the difference kung ano yung binabago at ano yung tinatanggap. But live by God's standards.
ang ating pagpilitan, yung pag-improve ng ating spirituality, dahil yun ay posible. May mga bagay na hindi madaling maging posible, all your life you are striving. How can we rest from our enemies? Hindi sa pagiging wise, kundi to ask God to keep you safe and to deliver you from your enemies. It is God that keeps us safe from our enemies. 2 Samuel 7:11, I will also give you rest from all your enemies. So pati po pala ang kapayapaan, Diyos ang nagbibigay nun. Psalm 31:15, my times are in your hands. Deliver me from my enemies and from those who pursue me. Kung minsan marami tayong kaaway, hindi natin nililikha, pero inaaway nila tayo. Iniimbentuhan nila tayo ng gera. Pero kung lagi natin silang iisipin kung paano natin sila maiisahan, paano natin sila matatalo, paano natin sila mauunahan, mapapagod tayo. At kahit anong gawin natin, masasalisihan pa rin nila tayo, kaya pa rin nila tayong gawa na masama. So anong dapat gawin? Ipagkatiwala sa Diyos. Sabi niya, vengeance is mine. I will repay. Napaka-importante na ipagkatiwala. It is God who can keep us safe. It is God that can deliver us from our enemies. And then finally, how can we let God give us rest from sin? First, the guilt of sin. We must repent. Repent and confess. Psalm 32:5, then I acknowledged my sin to you and did not cover up my iniquity. I said, I will confess my transgressions to the Lord, and you forgave the guilt of my sin. Ang taong nagkakamali na hindi inaamin ang kanyang pagkakamali, hindi pinagsisisihan ang kanyang pagkakamali, at hindi inihihingi ng tawad doon sa pinagkamalian ang kanyang pagkakamali, ay nabubulok sa loob. Parang sugat na tinatakpan. Ayaw mong ipahalatang may sugat ka, takip ka ng takip, lalong nabubulok sa loob. Pero sabi ng sumulat ng Psalm 32, nung aking ipinagtapat ang aking kasalanan, nung hindi ko pinagtakpan ang aking sarili, at ako'y nagtapat, humingi ng tawad, pinatawad mo ang aking guilt. Yung konsyensyang binabagabag siya, pinatawad ng Diyos. Ngayon, mga kapatid, kung kayo po magko-confess, mag-confess kayo sa Diyos, at dun lang sa pinagkasalaan ninyo, hindi nyo na kailangang ibuyang-yang sa buong bayan ang mga pinagagawa ninyo. That's why I do not encourage ang masyado mga patesti-testimony na ibubuyang-yang ang lahat ng mga bituka at lahat ng mga nangyari. Pagkatapos, mga mahigit na 70% ng testimony tungkol dun sa mga kasamaan at mga kamalian, every detail and every bloody little detail of it. Kaya hindi tayo masyadong mahilig dyan, maliban na lang very structured yung mga patotoo. Kasi maraming karangalan ang nadadamay ng hindi kailangan. Meron nagte-testify, ako po'y nabubuhay sa pangangalo niya. Di syempre, tahimik ang lahat. Narito nga po yung kapartner ko. Lalong tumahimik ang lahat. Sabi ng lahat, sino, sino, sino? Nakapula po siya. Nasa central row. Ibinis na yung kapwa. Kung gusto niyo mag-testify, huwag kayo magdamay. Yung gusto ng tao, i-testify niya yung sarili niya, siyang bahala doon, pero huwag kayo magdamay. Yung iba naman, akala ng maraming mga leaders, tagumpay nila basta nakumbinsin nila ang isang tao na isiwalat ang kanyang apdo at bituka at lahat. Kaya sige, sabihin mo lahat. Hindi naman kailangan. Alam niyo kung bakit kumisan sa pag-testify, kailangan very discreet tayo. Maraming mga tao, hindi nakakalimot. Ang Diyos lumilimot ng ating kasalanan. Sabi niya, as far as the east is from the west, doon ko ilalayo ang iyong kasalanan, ililibing sa pusod ng dagat. Pero ang mga tao, very seldom do people forgive and forget. That's why we have to be discreet. Nagkasala ako sa iyo ko sasabihin at sa Diyos. Pero hindi nila kailangang ibuyang-iyang ko sa buong barangay. Sapagkat yung iba, hindi nila kayang magdala ng ganung mga sensitive things. They will become judgmental. They will never forget. And then you get ostracized. Walang actualing natulungan. Kaya kailangan discreet tayo sa ganyang mga bagay. Pero sinabi dito, when I acknowledge my sin before God and did not cover up my iniquity, hindi na ako nag-rationalize. Hindi na ako sabing, eh kasi naman yung pituitary glands ko eh. Eh kasi naman yung sugar account ko ngayon, ganun, kaya kita nabulyawan. Yung hindi na kung sino-sinong sinisisi.
Take your responsibility. Sinabi niya, I did not cover up my iniquity. And the Lord forgave. What did the Lord forgive? The guilt. The guilt. Pero yun pong bunga ng kasalanan, kahit anong pagkukonfess ang gawin ninyo, magtiyaga kayo kasi kailangang dalhin nyo yan all your life. Meaning, nangutang ako, ikinonfess ko na, aba hindi ibig sabihin bayad na ako. Magbabayad pa rin ako. Meron akong ginawang mali, ikinonfess ko na, pinatawad ako, pero hindi ibig sabihin libre na ako sa responsibility sa mali kong ginawa. Halimbawa, nagkaroon ako ng anak out of wedlock o kung ano-ano dyan, ikinonfess ko sa asawa ko, ikinonfess ko kung kanina, ikinonfess ko kay Lord, pero hindi ibig sabihin wala na akong responsibility na panagutan ko yan. Kaya ang sabi sa Bible, my sin is ever before me. Probably not the guilt, but the fruit. Kaya po tayo, alam natin, pag tayo tumanggap na kay Kristo, hindi na naaagaw at nababawi ang ating kaligtasan. Nakakamali, nagkakasala, kinakapos ang Kristiyano, charged to the cross, our salvation is secure because it is charged to the cross, but it doesn't mean that you will not pay for it in this world. Salamat na lang, our salvation is secure because it is in the hands of Jesus, but it doesn't mean that you're exempted in this life, in this world, this side of eternity, from the fruit of your sin. Galatians 6:7, do not be deceived. God cannot be mocked. A man reaps what he sows. Nagtanim tayo ng mali, nagsisi, pinatawad, hindi na i-charge sa eternity, pero aanihin pa rin natin sa buhay na ito ang bunga ng kamalian na yon. So, God cares. God is kind. Pag tinagalog, dalawang klaseng kindness. Siya ay mabait at siya ay mabuti. Magkaiba yung mabait sa mabuti. Mayroong mga hindi mabuting mabait. May mga mabait na hindi mabuti. Yung parang bait pang labas Hindi kita gusto pakanin pero pinakain kita. Naiinis ako sa'yo pero pinapakain kita. At least mabait ako. Pero siguro hindi ako mabuti. Mayroon namang mabuti na walang chance magpakita ng kabaitan. Nasa loob lang. Pero dapat tayo mabuti at mabait. At ganun ang Panginoon. God likes to give you rest. Sa Israel na lamang, sabi niya sa Exodus 33:14, the Lord replied, my presence will go with you, and I will give you rest. It is God's presence that gives rest. Kung gusto natin makapahinga, dapat present ang Diyos sa ating buhay. And to all believers like you and me, Matthew 11:28-30, come to me, all you who are weary and burdened, and I will give you rest. Take my yoke upon you and learn from me, for I am gentle and humble in heart, and you will find rest for your souls. For my yoke is easy and my burden is light. What is the formula to have rest? Sabi niya, come to me. Meaning, move away from vexations. Move away from sinful living. Lumayo sa dapat layuan at lumapit sa Diyos. And sabi niya, take my yoke upon you. This is a very agricultural term. Alam niyo si Paul, ang lahat ng halos mga example niya, very city kind of mga examples. Kasi city kid yang si Paul. But the Lord grew up in the farm. Ang kanya mga disciples ay mga promdi. So talaga ang mga examples niya pang mga magsasaka. So eto na naman, sabi niya, take my yoke upon you. In Israel, sa ating kasi, yung yoke, yung ipinapatong dito sa batok ng mga hayop, yung isinisingkaw dyan, para maghila sila ng karito, ng karetela, ng kung ano-ano man, ng troso, isa lang kasi yun sa atin. Sa Israel, dalawa, magkapares, dalawa. Kasi usually, dalawang hayop yung magkasama na naghihila. May teamwork sila, sabay silang maglakad, sabay silang lumiko, at kung liliko, yung isang maliit ang step, yung isang malaki, para maganda ang coordination. Ibig sabihin nun, being equally yoked. Kaya sa Corinthians, sinabi, do not be unequally yoked with unbelievers. Ibig sabihin, sa inyong mga major decisions in life, sa pag-aasawa, sa mga partnerships, huwag kang makikipamatok, huwag kang makikiyoke dun sa hindi believer. Yan ang sinasabi. At sabi ni Lord, take my yoke upon you. Ibig sabihin, eto ako, nakasuot na sa akin yung isa, tumabi ka sa akin, lumapit ka sa akin, lumayo ka sa mga yan, at isuot mo yung aking pamatok. Sabi niya, my yoke is easy, and my burden is light. Ibig sabihin, kung ikaw lang mag-isa, ang maghihila niyang daladala mo na yan, hinihila mo yung kalesa o kariton o kung ano man,
Di mo yang kaya. Mahihirapan ka. Mapapagod ka. Kaya sabi ni Lord, take my yoke upon you. Halika at tayo'y magsalo. Tutulungan kita. Sapagkat ang aking pamatok, my yoke is easy. My burden is light. Why? Because it is Jesus who carries it. Ang kailangan lang, makikoordinate tayo sa kanya ng hakbang, makikooperate. Pag tumigil siya, tigil tayo. Kasi pag tumigil ang Panginoon, go ka pa, masasaktan ka. Mabilis siya, ang bagal-bagal mo, naiiwan ka, nahihila ka na ganun. O kaya, gusto ni Lord, dahan-dahan, nagmamadali ka, nasasaktan ka rin. Kaya dapat, we walk together with the Lord, timing with the Lord, coordination with the Lord. Kaya sabi niya, learn from me. I am gentle and humble. Yun ang mga nakakapagpahinga. Yung ang katulong nila, hindi yung demonyo, hindi yung mga taong masasama, hindi yung masasamang mga gawa, hindi yung nag-iisa sila, dinadala nila mag-isa, ang taong nakapagpapahinga, yung katuwang niya, si Jesus. Sabi niya, take my yoke upon you. Biruin niyong tayo na ang inaalok. So ang challenge, mga kapatid, let God give you rest. At meron pa akong gustong idagdag, which should really be another topic. Kung kayo, yung vexation, kung kayo, yung nakakagulo, pagpahingahin niyo naman ang kapwa niyo. Mga asawang masyadong mabunganga, pagpahingahin nyo naman ang tenga ng mga asawa ninyo. Di ba, mga nuggers, let the ears of the people in your house rest. Mga taong walang ginawa kundi bumulong, mang-intriga, pagpahingahin nyo inyong kapwa. Yung nananahimik, huwag nyong guluhin. Yung matatahimik na sistema, huwag nyong guluhin. Do not be a vexation to others. As much as we want rest from God, let's allow our fellow men to rest from us. Tayo po ay yumuko at manalangin. Maaaring kayo'y napapagod. Sa pagdadala ng maraming problema, maraming responsibilities, maraming alalahanin, maraming hindi nyo kaya. Two or three people are there, God is there. Jesus is here now. Jesus is the same yesterday, today, and tomorrow. Yung sinabihan niya na generation na take my yoke upon you, sinasabihan din niya tayo ngayon. Nag-alok siya noon, halika at sasaluhan kita sa iyong mga dala, inaalok pa rin niya tayo. Sino man sa inyo ngayon ang nais makapartner niyo si Lord sa pagdadala na inyong mga yokes? Gusto niyo si Lord makasama sa mga kabigatan at gusto niyo siyang makatuwang? Huwag kayong magatubili, huwag kayong magalala. Yun ang gusto niya. Siya mismo nag-aalok. Ang nais tumanggap ng alok na ito. Nais tumanggap ng kapahingahan. Nais lumapit kay Jesus. Tumayo kayo tayo mananalangin. Siya ang nagsasabing, madali sapagkat katuwang mo ako. Hindi kailangan ka mahirapan. Narito naman ako, sabi niya. Bakit mo binubuhat mag-isa? Eh, mahal kita. At gusto kitang tulungan. Lord Jesus, we are your people. Kami mga anak niyo, iniligtas ng iyong dugo at patuloy na minamahal mo. Kayong nakababatid kung anong laman ng bawat puso. Kayo ang nakaalam ng bawat kabigatan na dinadala ng mga taong tumitindig sa iyong harapan. We claim your promise. We accept your invitation. And we take you for your word because we want to take your yoke. A yoke that is easy, a burden that is light. Because with you as our partner, no problem can be bigger than you. Walang kasakitan na mas malaki sa iyong pagpapagaling. Walang problemang mas malaki sa iyong solusyon. Walang kalaban o kaaway na mas malaki sa iyo, O Panginoon. Walang mga maalalahanin na hindi mo kaya. Kaya kami lumalapit. Kinikilalang din namin kaya. Panginoon, sa pagtayo nga ng mga anak mong ito. A simple gesture and yet a monumental move to make. To declare dependence on you. To admit shortcomings and weaknesses. Ang lahat ng ito ang kahulugan ng pagtayo ng iyong mga anak. Kayo, Lord, na nakakaalam ng puso ng bawat isa. Hipuin niyo po ang aming puso. Ipagkaloob mo ang kapayapaan. Ipagkaloob mo ang kapahingahan.
na natatagpuan sa pakikisama sa inyo, O Panginoon. At nawa ang mga kapatid na ito, ang mga problema, ang mga alalahanin, kayo, Panginoon, ang maging solusyon. At sa mga hindi pa masosolve completely, o hindi pa masosolve agad, kayo maging strength para maharap ang lahat ng ito. Kayo ang maging patience, kayo, Panginoon, ang maging lahat-lahat. Father, I stand between these people and you and ask you, lift the burden from their hearts. I ask you, Father, let your peace descend upon them. And I ask you, may you double the graces that you give to them. Dagdagan mo ng mga grasya. Dagdagan mo ng pagtitiis. Dagdagan mo ng lakas. Dagdagan mo, Panginoon, ng kakayahan. Dagdagan mo ng karunungan at kabanalan. At sa pakikiisa ng bawat isa sa iyo, ang kalooban mo na laging mabuti ang masunod sa buhay ng bawat isa. Brothers and sisters, according to your faith, be it done unto you. Thank you, Father, in Jesus' mighty name.